Magsitayo po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may ika ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga diyos-diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosa ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semos, ang karumal-dumal na diyos-diyosa ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosa ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga diyos-diyosa ng lahat niyang mga asawang dayuhan. At ang mga ito'y nagsuob doon ng kamanyang
at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. Dalawang beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem ang lungsod na aking hinirang." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y kunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babae't lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginoo'y nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya. Subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Sirofenika.
Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tutamang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at narat na niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. May magandang balita pong hatid ang mga pagbasa natin ngayong Huwebes, a-8 ng Pebrero. At ito po ay ang katubusang hatid naman ng kababaang loob. Katubusang hatid ng kababaang loob. Narinig po natin ito sa Gospel Antiphon, yun pong kinanta kanina ni Kevin, ng ating kantor o organista. Pagkatapos ng Alleluia, sinabi niya, o sa pagitan pala ng mga Alleluia, inawit po niya, sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Sa encounter ng babaeng taga Sirofenika kay Jesus, dalawang beses po siyang nagsalita. Ang una ay nang ipamanhik niyang palayasin ang demonyo sa kanyang anak, at ang ikalawa po ay nang buong kapakumbabaan niyang sinabing maging mga tuta ay naninimot ng mumo sa ilalim ng hapag. Nabagbag ang puso ni Jesus. Sa unang pagbasa ay dalawang beses ding nagpakita ang Panginoon kay Solomon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga diyos-diyosan. Ang kaibahan ni Solomon, hindi niya pinansin ang Panginoon. Sa kawalan niya ng kababaang loob, ang magtatamo ng kaparusahan ay ang henerasyon ng kanyang anak. Isang lipi lamang ang ititira ng Panginoon sa kanila. Kababaang loob ang mayroon sa babaeng taga Sirofenika para iisantabi ang kanilang kaibahan at mamanhik kay Jesus na palayasin ang masamang espiritong umaalipin sa kanyang anak. Kababaang loob din ang pinanggagalingan nang mapagpakumbaba niyang sagot na ang mga tutamang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nanlalaglag ng mga anak. Ano pang pagpapakababa ang hihigit pa sa pag-aming para ka na lamang tutang naninimot ng mumong nalalaglag sa ilalim ng hapag? Ito ba ang hinihintay ni Jesus? Nasabihin niya? O maaaring nasorpresa din siya sa kanyang narinig? Maaari bang kahit papaano ay may naiambag ang babaeng ito sa naging desisyon ni Jesus at iisantabi rin ang pagiging produkto ng sariling kultura at panahon? Noon po kasi, doon, ay ganun nga ang turing nila sa iba. Hindi natin alam, ano ho? Hindi natin alam. Ang alam natin
ay sinasabi sa unang bahagi ng Ebanghelyo na ayaw sana niyang malaman na naroon siya. Subalit hindi gayon ang nangyari. May nakabalita at pumunta sa kanya. Maaring gusto sana niyang magpahipahinga naman doon sa Tiro, pero naabala pa rin siya. May plano ka ng iba, pero iba pala ang mangyayari. Wala man sa plano, hindi man karapat-dapat, pero dahil sa sinabi ng babae, iginawad ni Jesus sa kanyang anak ang kalayaan mula sa masamang espiritu para patuloy pang makapagbigay buhay sa kanyang ina. Sino nga ba naman ang hindi magpapatira pa sa pananalangin kung ang iyong mahal na anak ay inaagaw sa iyo ng mga puwersang hindi mo kayang sagupain? Hahanap at hahanap ka talaga ng mas malakas sa iyo na alam mong makagagawa nito. Kaya nga't kung isasali natin sa ating lingwahe ang sinabi ng Ale, maaring ito siguro ang translation. Sige na Lord, pagalingin niyo na po ang anak ko. Sa dinami-dami na po ng nagawa ninyong malalaking kababalaghan, sisiw lang po ito sa inyo. Mumu lang po ito sa inyo. At kahit gamumu lang ito, malaking bagay na po ito sa amin. Umuwi siyang taglay ang ipinamanhik niyang taimtim. Iniwan na nga ng demonyo ang kanyang anak. Sa pagdulog po natin mamaya, sa dulang ng Ama, minamahal kong mga kapatid, tanggapin dinawa natin ang biyaya ng kalayaan sa mga umaalipin sa atin araw-araw. Maipaglaban dinawa natin ang mga nagbibigay halaga sa ating buhay. Maisakripisyo anuman ang kinakailangan alang-alang sa pagmamahal. At maitaguyod kung ano ang tama, kung ano ang marapat, at kung ano ang ating mga pinapahalagahan. Hilingin natin sa Espiritong Banal, mga kapatid, na ang pagdalo natin sa pangangailangan ng ating kapwa, lalo na ang mga naninimot na lamang ng mumu sa ilalim ng hapag, ang pagkakaloob natin sa kanila ng ating sarili at ng mga tinanggap din nating kaloob ay magpanumbalik nawa ng ating buhay, ng ating lakas at ng ating sigla upang lalo pa tayong makapaglingkod at makapagbigay buhay. Mahal na Poong Jesus Nazareno, palayain mo kami. Magsitayo po lahat. Minamahal kong mga kapatid, binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hentil bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Sa bawat dalangin ang atin pong tugon, Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami.
ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak. Naway, huwag makalimot na tumawag kay Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng mga pinagsusumakita natin sa araw-araw, ang mga dahilan kung bakit tayo naninikluhod at nagmamakaawa. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Makapangyarihang Diyos, kanlungan nabit lakas, ninanais mong kami ay maging iisang sambayanan, maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng aming kapwa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupon lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayas, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayong lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na parinito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng lahat ng mga ubispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang mga ipinagdarasal namin ngayon at mga biktima ng giyera at karahasan, mga makabagong martir ng pananampalataya. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itinuring po tayo ni Jesus na hindi na iba sa Kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kaya hadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago marisarapan ng pari o ng minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saan ako tutungo? Saan ba maghanap? Hanggang sa dulo ng daga, walang makikitang tulad mo. Ibutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailanpaman, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Saan ako tutungo? Saan pa maghahanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Ibutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailanpaman, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, hindi kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Go!
ay tanging ligaya. Munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Pagkatapos ng misa, wibisikan po lahat ng banal na tubig, pinakikusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard sa Plaza San Juan lamang ang labasan na lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami nawa ay makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati at namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.